Hello, what's up mga boss? This is Boss Rod and welcome to my YouTube channel, Boss Rod TV. So today, pag-uusapan natin kung paano ba tayo mag-deploy ng mga web application natin sa mga hosting site. So, ano pang hinihintay natin? Let's get started! So yan, so as you can see, nag-create na ako ng simple Create React App or CRA. So, nothing special naman dito. So, wala masyadong function. So, ano lang to? Pages lang. So, naglagay lang tayo ng routes. So, ito yung de-deploy natin dun sa mga pre-hosting na pag-de-deploy natin. Okay, so ito siya. So, pag nirun natin siya, so, punta tayo ulit sa terminal. So, let's say, yarn start. So, kung ano yung gamit nyo. Pero, I would recommend na gumamit kayo ng isa lang. Kung yarn kayo, yarn lang gawin nyo. So, kung meron kayong package like JSON kayo, kung yarn yung ginagamit nyo, paki-delete yung package slash lock.json, okay? Pero kung npm naman yung gamit nyo, so, i-delete nyo yung yarn.lock, okay? So, ayun lang. Kasi magkakaroon tayo ng problem niyan pagka deploy tayo mamaya sa Heroku. So, start natin yung app natin. So, let's say yarn start or npm start. So, dapat mag-open niya ng browser. So, ito na yung app natin. So, ito lang yung ginawa kong simpleng app. So, may home, may about, and contacts. So, ayan yun. So, ito ngayon yung i-deploy natin sa mga pre-web hosting. So, the first pre-web host na gagamitin natin is Firebase. Okay? So, paano? So, open lang kayo ng Google console.firebase. Yan. So, type nyo lang yung console.firebase. Yan. Click nyo lang yan. Okay? So, nasa console.firebase.google.com na kayo. Pag nandiyan dyan na kayo, ilagin nyo lang yung Gmail account nyo. So, dito sa akin, nagamit ko is yung ProdGrammer21, which is yung sa Boss Rod natin yan. Pang tutorial natin na email yan. Ang una nyo lang gagawin is mag-create tayo ng project. So, let's say, ang project natin is React App Firebase. Yeah. So, let's say, ganyan na lang yung pangalan ng app natin. Ay, ng project natin. So, confirm. And then, enable. Continue lang. State. And then, default. Default lang yung gamitin natin. Then, create project. So, ayan na yun. So, hintayin lang natin siya. So, ayun. After niya mag-load, mga boss, continue lang natin. Ayan. So, kung makita nyo dyan is, nagkaroon na tayo ng dashboard for our project. So, React App Firebase. So, ang gagawin nyo lang dito is yung hosting. So, pupunta lang tayo sa hosting. So, pagkapunta natin sa hosting, get started. Ayan. So, kung mapapansin nyo dito, may instruction na. So, susundin nyo na lang siya. So, ang sabi niya is, install natin CLI. Oh. Okay? So, ibig sabihin ng CLI, command line interface. Okay? So, kailangan natin ng Firebase CLI. So, copy lang natin to. So, kasi tayo, ang gamit natin is yarn. Pero, kasi global naman to, pwede namang npm. So, copy lang natin yan. Then, paste. Ayan. So, after na natin ma-install yung Firebase tools, ang next na natin is, ito na yung next step. So, magla-login tayo using ng Firebase CLI. So, Firebase login. So, ano yun lang, sundin nyo lang yung instruction. So, hindi na kayo maliligaw nyan. So, kaya mahalaga yung mga documentation, mga instructions. So, ayan. So, already login na ako. So, pero papakita ko muna sa inyo. So, mag-logout ako. Ay, Firebase logout. Yeah. Yan, so na-logout na ako. Then, ito yung itsura niya pag nag-login tayo. Yan, so tatanungin ka, allow Firebase Collect CLI? Yes. And then, click nyo lang yung email. Okay. Yan. Then, kung ba't Tagalog to? English natin. Ayan, allow. Yan, so successful. So, balik lang kayo sa natin, command line. So, after natin mapag-login, sabi dito, para mag-start ng hosting ng project, so, Firebase init. Para siyang sa mga NPM init, di ba? So, siya yung nag-i-initialize. So, para ma-setup. Yun. So, next natin. Ayan. So, dito, yes. I'm ready to proceed. Then,
Punta lang kayo sa hosting. Okay? Kasi yung hosting yung gagamitin na. And then, press spacebar to select. So, magkakaroon niya ng parang asterisk, then enter. Okay? Yan. So, may option pa ulit dito. Create new project. Pero may project na kasi tayo. Nag-create na tayo, diba? So, use an existing project. Okay? Then, enter. Ayan. So, iselect lang natin yung ginawa natin kaninang Firebase na project. So, ito yon, React App Firebase. Okay? So, enter ulit. Ayan. So, dito, tatanungin ka, what do you want to use as your public directory? So, ito yung kadalasan na ano. Dito nakalagay yung mga bundled, ayan yun, yung mga DIST, mga build. So, kasi dito sa atin, ang gagamitin natin dito yung build folder. So, bakit yung build folder? So, build muna natin. So, ayan kasi yung gagamitin natin public directory. Yan. So, dito, papakita ko sa inyo kung ano yung tsura pag nag-yarn build tayo. Yan. So, yarn build. Yarn build or npm build. Run build. Yan. So, yan. May mag-generate yan ng build folder. Okay? So, ang nangyari dyan sa build folder na yan, etong nasa SRC natin, inano niya yan, binundle niya yan into, parang kinompress niya yan. Parang ganun yung nangyayari. Ano? So, ito na yung app natin. So, pag naran ko tong index, okay? So, pag naran ko tong index, ayun yung pinaka-app natin. So, hindi ko na kailangan pa mag-yarn, start yarn, ganun-ganun. Kasi nakabuild na yan. So, ang gagawin na lang, ito, irarun na lang to sa server tong index na to. So, ayun yung gagawin natin sa Firebase. Kaya sinabi natin yung build folder. So, ayan yun, build directory. So, yan. Ang sabi dyan, configure as a single app. Rewrite all URLs. Siyempre, no. Okay? And then, i-rewrite all URLs nyo lang yan pag naka-static kayo, mga boss. Pero pag naka-SPA kayo, sorry ah, no yan. Okay? So, yan. File build index already exists. Overwrite. So, no then. Okay? So, wala kayong i-overwrite. So, kumbaga, gagamitin natin kung ano yung na-build nyo talaga sa app nyo. Okay? So, yun. So, yan. After nyo yan, mga boss, tapos na yun. Yan. Dedeploy na natin siya. Okay? So, dito na lang natin siyang gawin. So, Firebase deploy. Yan. So, kung makikita nyo, nagkaroon tayo ng Firebase na no file. Yan. So, yan. Nagbibuild na siya. So, ganun lang. Ganun lang easy step. So, para dyan, para ma-up nyo na yung website nyo sa internet. So, pwede nyo na siyang ipakita sa mga friends nyo, no? Nang hindi na kayo naka-local. So, yan. Nagkaroon na tayo ng Firebase folder. So, yan. I think okay na siya. And then, go, continue to console. So, tapos na eh. Okay? So, click lang natin yung ito. So, ito na yung URL natin. So, yung react-app-firebase.web.app. So, ayun yung pinaka-URL ng app natin. So, yan. So, ito na siya. So, kahit kayo, pwede nyo nang i-open to. So, naka-deploy na siya sa internet. So, ginamit natin yung free Firebase hosting. Okay? Kung bibili kayo ng domain, so, madali na rin naman i-integrate. So, kung bibili kayo ng sarili nyong domain, di ba? Kunyari, pupunta kayo sa mga bilihan ng domain, mag-create kayo ng, let's say, codewithbossroad.com. Yan yung gusto ko, di ba? So, i-add custom nyo lang yan. Then, lagay nyo dito yung nabili nyong domain. Then, continue. So, then, go live. So, ganun lang kadali. Okay? So, kung may domain na kayo. Pero, kung wala kayong domain, ito yung magiging, ano nyo? Ito yung magiging URL ng app nyo. Okay? So, ayan. So, either tong Firebase app or yung web app. So, pwede nyo nang ipakita yan dun sa mga gusto nyo user na ipakita yung website na ginawa nyo. So, ganun lang kadali yung Firebase hosting. So, very simple, di ba? Next natin is si Netlify. So, unahin natin yung mga mabibilisan lang. So, Netlify naman tayo. So, puntahan muna natin to. Login. So, kung maglalagin kayo, pwede kayong mamili ng paglalagin. Pwedeng email, pwedeng Bitbucket, GitLab, GitHub, okay? So, sa akin kasi, GitHub na para diretso na. So, ito kasing Netlify, kailangan naka-ano ka, naka-git ka, okay? So, dapat marunong kayo mag-git. So, dapat naka-repository yung ano nyo, yung project na ide-deploy nyo kay Netlify, okay? So, new site from Git,
Okay, so GitHub. So pipiliin natin yung GitHub, syempre. So sa GitHub lang tayo. Okay, so only, so kahit only lang muna tayo, then select repo. So wala pa tayong repo para sa ating React app. So ang gagawin natin is punta tayo ng GitHub. So gagawa tayo ng repo. Yan, so mag-view nyo tayo. Okay, then React app. Let's say React app na lang para mabilis. So yun, so meron na tayong repo. So ayun yung i-select nating repo. Okay, punta tayo dito. Tignan natin kung makikita natin yan, kakagawa lang. Ayun, yung React app. Ayun, oh. So, ayan yung kunin natin. React app. Install. Please try again. Okay? Only select repository. So, pwede nyong i-all kung sa future, you know, sinabi naman dyan, current and future repository. So, sa akin, isa lang. For a specific project, ano lang, repo lang. So, si React app lang. Install. So, ayan. So, ayan. Click lang natin tong repo natin. So, eh, dito, mabilis lang. Mas mabilis siya. Surely, wala nang masyadong configuration pang gagawin. Eto. So, kung makikita nyo, meron na naman, ano, meron na namang mga command. So, etong yarn build, di ba, dito, sa Firebase, kailangan natin mag-yarn build muna bago mag-Firebase deploy. Kasi, kailangan natin mabuild muna yung ano natin, pinaka-app natin bago tayo mag-Firebase deploy. So yun nga pala, kung may changes kayo dito sa app natin, let's say may changes kayo sa app nyo, di ba? So para mag ano kayo, para mag-reset kayo ng app nyo dun sa Firebase, ang gagawin nyo, pagtapos nyo na yung changes nyo, i-build nyo muna, yarn build or npm run build. Okay? So pag natapos na yon, na-generate na yung build. Okay? So parang na-reset na yung build natin. So, pwede na kayo mag-Firebase deploy ulit. So, automatic, de-deploy na yun sa Firebase. Then, dito naman sa Netlify, ito yung yarn build, diba? So, ito yung ginagawa natin. So, si Netlify na yung gumagawa nun. So, wala na tayong papakailaman. So, ilalagay lang natin yung build natin. Yung command natin for build, yung nasa script. Punta tayo ng PyJSON. So, ito yung build. Okay? So, siya na bahala niyan. So, yarn build or npm build kung anong gusto nyong gawin dyan. Pero, yun nga, sabi ko, kung yarn yung gamit nyo, yarn yung gamitin nyo dito. Kung npm, npm. So, yun, yarn lock, package, lock json, delete nyo lang yung isa kung sino lang, dapat stick to one kayo, loyal kayo. Ganon. So, ito, yung public directory. Ano ba yung na-generate nating folder pag nagbi-build. So, pwedeng dist, pwedeng build. So, depende kung naka-web pa kayo lalo. So, pero sa CRA, build folder. Okay, yan yun. So, ayan, show advanced. So, eto, kung gusto nyo pa magdagdag ng mas advanced, may mga variables. Yan. Pwede yan. Pwede kayo mag-ano dyan, maglagay. So, deploy, pero wala na tayong gagawin. Deploy save na natin. So, ayan. Wait lang natin. Okay. So, ayan. Nag-queue na yung ano natin, dine-deploy. So, ito. Makikita nyo dito yung live na pag-deploy niya. Okay. So, ayan. So, ito yung deploy lab. So, ayan. Mga boss. So, as you can see kanina, nandito pa lang tayo, di ba? Nag-install siya ng mga package. And then, ayun. So, kung nakita nyo dito, no, nirun niya yung yarn build. So, yun. Tapos na niyang i-build. And then, yan. Pwede na natin ngayon i-preview yung app natin. So, preview. So, naka-deploy na siya. Yan. So, di ba? Basic, mga boss. So, naka-up na rin yung website natin sa Netlify. Ganun lang siya kadali. So, dito, back kayo, and then punta kayo ng settings, okay? Then, sa settings, pwede nyo i-change yung site name nyo, okay? So, kasi ito yung pinaka-ano natin kanina, site name. So,
pwede nyong baguhin yan, yung domain niya. So, let's say, gusto ko is code with boss rod. Ayan, .netlify.app. So, ayan yung magiging URL ng app natin. So, yan, open nyo lang ulit yan. So, ayun. Okay na siya, mga boss. So, naka-deploy na tayo ng app natin using Netlify Hosting. Okay, so kung nyari, meron na naman kayong nabiling domain, gusto nyong palitan, di ba? Siyempre, meron din dapat yan dito na pang ano, pang change ng site name, okay? So, let's say, saan yun? So, hanapin natin. Ayun, domain settings. Yan, so kung meron kayong ano, domain name na nabili, so pwede nyong ilagay na dito. So, yan. So, alos katulad lang siya din ng ibang hosting katulad sa Firebase. So, yan, i-configure na lang dito yung nabili yung custom domain. So, lagay nyo lang dyan, then verify, then dire-diretso yan. So, may docs yan. So, pwede nyo basahin kung ano yung mga instructions or yung mga steps kung paano nyo ma-create yung ano nyo, domain na nabili nyo dun sa dineploy nyo na app sa Netlify. So, ganun lang siya kadali, mga boss. Simpleng-simple lang yung mga pre-hosting na to. So, yun. Ang next natin ay sa Heroku. Okay, so mag-login lang kayo. Kung wala kayo, mag-sign up kayo. So, yun lang. So, ayan. Start. Login. So, ayan. Wait lang natin siya. So, ayan. Ang gagawin nyo lang is create new app. Ayan. So, let's say is code with boss rod. And create app. Ayan. So, gagawin nyo, punta kayo ng deploy. Okay. So, ito, sundan lang natin yung pinaka-process. So, Heroku login. Heroku login. Or dito, kahit sa terminal nyo gawin. Any key daw. Ayan. Press na kayo kahit anong key. Ayan. Mag-open nyo ng browser. Yun. So, nag-open ng browser. And then, login. So, parang Firebase lang siya, di ba? Ayan. So, ayan. Login. And then, close nyo na yun. Then, ayan. So, ano na siya? Nag-message na siya. Nag-log na siya. Okay. So, ibig sabihin na pag-login na tayo. And then, so, let's say it. Ito kasi, naka-repo na to, di ba? Naka-repo na tong pinaka-ano natin. Pinaka-app natin. So, next yun ang gagawin is Heroku Git Remote. Okay. So, kailangan nyo i-remote yan. So, paste lang natin. Heroku Git Remote dash A yan. So, naset na natin yung remote para kay Heroku dun sa pinaka-repo natin. Okay. So, after nun, kasi dito, sa Heroku, Node.js kasi. So, dito pwede kayo mag-deploy ng Node.js, Ruby, yung mga backend nyo pwede. Okay. So, dito, para ma-host natin yung React natin dito, kailangan i-serve natin sa Node.js yung pinaka-React app natin. So, gagawa tayo dito ng file for. So, unahin natin is yarn add. So, yarn add express. So, express lang naman kailangan natin. Okay? Or npm install express kayo kung naka-npm kayo. Okay? So, gagawa tayo dito ng file for express. Okay? Kasi isa-serve natin yung pinaka- ano natin, pinaka-react natin sa Node.js. Kasi sa Heroku, Node.js yung dine-deploy niya. So, ang gagawin natin, i-deploy natin yung Node.js, then isa-serve natin yung pinaka-react natin. So, ganun lang siya. So, itong approach na to is actually monorepo approach. Okay? So, parang itong app natin, naka-monorepo siya. No? So, nakadikit yung backend natin mismo sa frontend natin. Okay? Unlike dun sa merge stack tutorial natin, di ba, hiwalay sila. Magkaiba sila ng port. Ito, mag-iisa lang sila ng port. Okay? So, ito yung naka-monorepo style siya. Okay? So, yan. So, const express, so, gawa lang tayo. And then, sa loob ng static na yan, yung path nung ano natin, ng build natin. So, kung mapapansin nyo, build lagi yung inaano natin, di ba? Kinukuha natin sa deployment. So, sa Firebase, kailangan muna natin i-build. Okay? Bago natin deploy. Kay Netlify, automatic siya na nagbi-build and then nirarun niya yung na-build natin na, ano, na application. Okay? Di ba? Tinututok natin yung directory na build.
kung nakikita nyo dun sa kanina, nag-setup tayo. So, dito naman, ganito yung pag-serve ng React.js sa Node. Okay? So, ganito yon. So, kailangan natin ilagay dito yung path. So, kailangan natin yung path. Is equal to require path. So, kailangan natin yan. Oops. Ano po yan? Ba't kanya ka mag-type, boss rod? Yan, path. Okay. So, sa path na yan, kailangan natin baybayin yung build natin. Build folder, okay? So, console log natin yan para hindi kayo masabaw. Kung ano yung ibig sabihin yan. Join. Yan. So, dir name. Yan. So, directory name natin, comma. Then, tignan muna natin kung anong laman niya. Okay? Save. Then, run natin yung server natin. Server.js. Para makita nyo lang. Yan. So, kung makita nyo, yan. Path. Oh, pinaka-directory name natin. Kung saan tayo mismo. So, React App folder tayo. So, kailangan natin yung build. So, kailangan natin siya comma, then slash build. Then, save. Then, node ulit natin. Node server.js. Para makita lang natin. Yun. So, nandoon na siya, nakaturo na siya sa pinaka-build natin, okay? So, itong path na to, kailangan natin, i-copy nyo lang yan, then i-paste nyo dun sa loob ng express.static. Okay? So, yan yun. So, next naman is gagawa tayo ng get na route, okay? So, pwede kayong gumawa ng route folder pa kung magtutuloy kayo ng maglalagay kayo ng mga API nyo. Pero for now, wala naman tayong API, so React.js lang talaga yung inaano natin, yung ipaprioritize na i-host. Yan. So get wildcard, okay? So wildcard para kahit anong path si React.js natin yung mapaprioritize, okay? So request to, di ba? So hindi naman natin siya gagamitin kahit ganyan lang natin, then rest. Okay. Yan. Then, rest.sendfile. Yan. Tapos, copy nyo lang yung path natin. Okay? Ito. Oops. Yan. Copy nyo lang yan. And then, kailangan yung index.html yung nakaturo. Kasi ito na yung irarun eh. So, pag nagtawag ng route ng kahit ano sa domain natin na yon, ang tatawagin niya yung index.html sa build folder natin. Okay? So, yun yun. Yan. And then, saka tayo gumawa ng app.listen. So, dito sa port natin, const port, kung meron kayong environment variable, so that port, yan. Kung wala naman, ang gagamitin nyo is 8080. Okay? Kailangan 8080 para malaman ni Heroku. So, yan yon. So, for sa host. Okay. So, after nyan, save. Yan. So, ang gagawin natin, para bago natin ito ma-run, okay? So, kailangan yung package JSON natin, pag-Heroku ah, kailangan tong npm start nyo, iibahin nyo yan. Ang irarun nyo, hindi yung React. Kasi ito na, ang nirarun nya, diba? React script start. So, yung pinaka-React natin nirarun. Ang kailangan natin i-run, itong server.js. Okay? So, kailangan palitan natin itong start na koan na ito, na script. Okay? So, node server.js. Para kasi, pag ginainan na niya, nirun na ni Heroku itong ano natin, pag nag-deploy na siya dito, okay? So, pagka-build niya, kasi ang kailangan niya, ini-start niya yan eh. So, yarn start yung ginagawa niya or npm start ang ginagawa niya. So, ito yung kailangan natin yung command. So, kailangan niyang i-run itong server.js natin. Okay? So, yun yon. So, save natin. Then, yun. Pag Heroku, okay, kung CLI gagamitin natin, Heroku, ay, sa ano muna? Sa git muna natin kailangan yan. Sa repo muna natin i-push kailangan. Commit-m. So, let's say, add server for React. And then, git push. Okay? So, wait lang natin. Yan. So, after natin siyang ma-push, mga boss, okay? So, next naman natin siya, itong command na to. Itong git push Heroku. So, automatic i-deploy niya na to sa Heroku niya. Okay? Yan. So, kung makikita niyo, nag-aano na siya. Oh, i-deploy na siya. So,
So yan, kung napansin nyo, tapos na natin siya mag-build. So, punta na tayo dun sa pinaka-app natin. Ayan. So ayan, so success na nakapag-deploy na tayo sa Hero. So ganun lang yung pag-deploy niya. So kung gusto nyong malaman kung paano yung ginawa niya sa likod, so pwede tayo mag-Heroku logs. Ayan. So wait lang natin. So para makita nyo kung bakit ko ginawa yung start, ginawa kong node server.js. Okay, ayan. So kung makikita nyo dito, ito yung pinaka-log, di ba? So ang ginawa niya dito is, bago niya i-start yung pinaka-project natin, ayan o, nag-build pa siya, di ba? So bago niya i-start yung pinaka-app natin, ang ginagamit niyang command is npm start. So kailangan yung start natin, sino ba talaga yung i-run natin? Yung React ba o yung server.js natin? Kaya tayo nag-node server.js. Okay. Kaya kailangan, importante yan, huwag niyong kakalimutan palitan yung start script niyo. Okay? Kasi pag hindi niyo napalitan 'yan, magkaka-error kayo. Hindi ma-serve ng Node.js niyo yung pinaka build niyo na React app. So ayun. So ganun lang kasimple yung tatlong pre-web hosting. So silang tatlo yung actually yung mga ginamit ko dati nang nag-aaral pa ako. So silang tatlo yung pre-hosting na ginamit ko lalo na sa mga small projects, sa mga pinaglalaroan ko or pinagtitrainingan kong mga web app. So ayun. So pang Heroku, kung Heroku, pwede kayong mag-deploy ng mga backend niyo doon. So kung fully frontend lang talaga, I recommend gamitin niyo yung Firebase or yung Netlify. So ayun lang mga boss. Sana may natutunan kayo sa tutorial natin ito. And see you on next tutorial. Bye-bye!